magluluto ako ng ulam namin for dinner. And that is utan with pork without using oil. Kasi yung baboy may oil na, no? So, ayan, naka-ready na ako. Dapat naka-ponytail while cooking para walang mga buhok-buhok na malaglag sa inyong ulam. So, vamonos! Konti lang yung sangkap natin kasi ito lang yung natira. Nasanay na kasi kami na tuwing hapunan, may sabaw talaga. So again, ito yung mga sangkap natin. Kalabasang puti at dilaw. Baboy, sibuyas. Garlic, dahon ng sibuyas. Kamatis. Alugbati at tubig. So, una, painitin muna natin ang ating kaldero. Ito ang paborito kong sandok na ginagamit. So, mainit ang ating kaldero. Ilagay na natin ang baboy. Okay yun sa natin. Nagbisaya naman. Ikapoy Tagalog best. Ayan, lumabas na ang tubig ng baboy. Tama ba ako, mga katutski? Comment naman dyan. Haluin muna natin. Ilagay na ang garlic. Haluin ulit, mga katutski. Ilagay na din ang sibuyas. Sundan ng dahon ng sibuyas at haluin ulit. Ilagay na din ang kamatis. Haluin ulit, again and again. Ilagay na din natin ang mga kalabasa. Haluin na naman! Maglagay na tayo ng tubig! Damihan natin dahil maraming hihigo! Dagdagan pa natin ng tubig. Takpan na natin at hintayin kumulo. So ayan, mga katutski, kumulo na. Haluin muna natin. I really love this sandok. Gawa kasi siya ng lolo ko. Timplahan na natin, mga katutski. You can use any kind of seasoning para sa gulay. Asin at vitsin lang ang gamit ko sa pagtitimpla. So, tikman na natin. Kayo na bahala, mga katutski, ha, sa pagtitimpla. Kung magluluto kayo ng ganito. And the last part, ilagay na ang alugbati. Tanong ko lang, mga katutski, ano bang Tagalog ng alugbati? Comment down below sa mga sagot nyo. Pakuluan natin to ulit mga 3 to 5 minutes. And charan! Duto na ang ating simpleng gulay with pork. Salamat sa panonood! Don't forget to like, subscribe, and click the notification bell.